Hi there! This is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa BPI Jumpstart and IDF account. In this video, I explain ko sa inyo yung features ng dalawang account na ito. And at the same time, I explain ko rin sa inyo yung pagkakaiba ng dalawang account na ito. So if you are ready, let's begin! Ikaw ba ay mommy and daddy? And meron na kayong mga kids? And naghahanap kayo ng savings account na kung saan ay pwede nyong mailagay doon yung mga na-save nyong pera para sa future ng inyong mga anak. Napakahalaga nga naman kasi na makahanap tayo ng bank na kung saan ay makakapag-open tayo ng savings account para mailagay natin yung mga naipon nating pera para sa future ng ating mga kids. So in this video ay i-discuss ko nga sa inyo yung dalawang pwede nyong maging option kapag tayo ay nag-open ng account kay BPI. Una sa ating product ay ang Interest For or ITF. Si ITF account ay dinisenyo para sa 0 to 7 years old na mga bata na kung saan hindi pa nila kayang pumirma in their own. And at the same time, ay since bata pa nga lamang sila, ay hindi pa nila maiintindihan yung mga terms and condition ng inopen nating mga savings account. So as a parent, ay responsible tayo na tayo yung mag-handle ng account in behalf of them. Ang interest for ay makikita nyo rin po yung pangalan nyo as a parent and at the same time makikita nyo rin po yung pangalan ng inyong mga anak doon sa account po na yon. Para din kasi siyang joint account na dalawa yung pangalan na makikita nyo. And as a parent, tulad ng sinabi ko, tayo yung may responsibility doon sa account na yon. Magkano nga ba ang maintaining balance kapag tayo ay nag-open ng interest for na account? So since interest for lang po siya, ay para na rin siyang regular savings account kay BPI. So kapag tayo ay nag-open ng account na regular savings account na ATM based po, ay 3,000 ang ating maintaining balance. While kapag passbook naman yung gusto nating savings account para talagang hindi natin magagalaw and hindi tayo makapag-withdraw doon, para for deposit lang talaga siya, ay 25,000 naman po yung maintaining balance para sa ating passbook-based na account. Katulad ng maintaining balance ng ATM-based account and na passbook-based account, ay yun na rin po yung kailangang initial deposit pag tayo ay mag-o-open ng account para sa ating mga anak. Magkano naman po kaya yung interest rate ng account na ito? Interest rate is 0.0625% katulad nga rin po ng ating mga regular savings account dahil nandun pa rin po siya sa kategory ng savings account natin. Ano-ano naman po yung pwedeng requirements para makapag-open po tayo ng interest for na account? Ang kailangan lang po natin is the valid ID of the parent. So if you have any primary ID, ay enough na po yung isang ID. Pero if you have only secondary ID, at least 2 po dapat yung ating mga secondary ID na dadalhin po kapag tayo ay mag-o-open ng account. At the same time, kailangan din po natin na dala na natin yung mga maintaining balance or initial deposit natin para tayo ay mag-open ng account. And since interest for nga po siya and wala pa pong valid ID ang mga anak natin na 0 to 7 years old, ay kailangan po natin na magdala tayo ng birth certificate ng ating mga anak. Next is si BPI Jumpstart Account. Si Jumpstart Account naman ay dinisenyo para sa mga teens na 10 to 17 years old para matulungan sila na ma-develop yung habit nila ng pag-ipon at an early age. Itong BPI Jumpstart naman ay dinisenyo na para sa mga teens katulad nga ng sinabi ko. So, pwede na silang magpirma in their own. Magkano nga ba yung maintaining balance ng BPI Jumpstart account? Ang maintaining balance nila ay 1,000 pesos. So, if ever na hindi natin ma-maintain yung average daily balance na 1,000 pesos sa loob ng isang buwan, ay matcha-charge po ito ng 300 pesos. Pero, paano nga po ba natin malalaman kung na-maintain natin yung average daily balance ng account na yon?
I have a separate video tungkol sa average daily balance and maintaining balance. So kung hindi mo pa napapanood yung video na yon, ay ilalagay ko yung link sa description box below. And initial deposit ay 500 pesos lamang. And kung gusto nyo po mag-earn ng interest yung account po na yon, ay at least 2,000 po dapat yung laman ng ating mga account. And ang interest rate po ng BPI Jumpstart is 0.0625%. Ano-ano nga po ba yung requirements para makapag-open po ng BPI Jumpstart account? Una sa requirements natin is a valid ID. Kung wala pa pong valid ID ang ating mga anak, like mga national ID or kaya passport, ay enough na po yung school ID para tayo ay makapag-open ng BPI Jumpstart. And at the same time, ay kailangan po natin dala na yung initial deposit para doon sa i-open nating account. And kailangan din po ay physically present ang ating mga anak kapag tayo ay mag-o-open ng BPI Jumpstart account. Since kailangan na rin po talaga nilang pumirma doon sa account na yon, dahil at ganung age na 10 to 17 years old ay kayang-kaya na po nilang pumirma sa mga documents na kailangan nating papirmahin. Siyempre, kailangan ay kasama pa rin po yung mga parents po para mas mag-guide natin yung mga bata and ma-explain po natin sa ating mga anak kung para saan ba yung savings account na ating inopen. And just to inform you guys na BPI Jumpstart is an ATM-based account. So wala po tayong passbook-based account para sa BPI Jumpstart. And once po mag 18 years old na ang ating mga anak, ay need na nating i-update yung account po na yon, and kailangan na natin mag-open ng regular savings account para sa kanila, which is 3,000, and passbook-based account kung gusto nila is 25,000 naman. Dahil ang BPI Jumpstart ay talagang dinesenyo lamang para sa mga bata na kung saan ay dinalagay lang natin doon yung pang-allowance nila, or pwede natin ilagay doon yung mga napamaskuhan nila doon sa mga account na yon, para at least mas matulungan natin sila and mas mag-guide natin sila kung paano nga ba talaga yung tamang pag-iipon. Pero doon sa ITF account kanina or the interest for account, ay no need na po na dalhin natin ang ating mga anak, kasi parents naman po yung pipirma doon sa account po na yon. Alam ko na may mga iba't ibang bangko pa na nag-o-offer ng iba't ibang klaseng account para sa mga kids. So, nasa sa inyong mga parents yan kung ano yung mapipili nyong bangko. Usually naman kasi kung saan yung savings account talaga ng parents, ay doon na talaga sila nag-o-open dahil mas tiwala na sila sa bangko na yun. So, I hope na na-explain ko yung some of the information and the features ng ating mga savings account for kids. So, if you have any questions, I feel free to comment down below lang and itatry natin sa kanina. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!